Mga kababayan ni Filipos Energing Itumba, hindi na nakapagtimpi pa, nagsalita na, pero magugulat ka dahil ang binanata nila ay ang promoter ni Filipos na si Nestor Tobias. At kung totoosin, itong si Tobias ay mismong kababayan pa nila. Kung medyo may mga ilan tayong mga kababayan na naniniwala na dapat talo ang angas ng Pinas sa laban nila ni Filipos, ibahin niyo mga kwento ang mga Aprikano sa ngayon. Dahil kahit kababayan nila si Filipos ay sobrang parang kanila na huwag magdahilan pa ang promoter ni Filipos at tanggapin na lang na talagang panalo itong si Casimero sa laban at deserving na naging bagong WBO Global Super Bantamweight Champion. Sa aking nakaraang video mga kwento ay naibahagi ko sa inyo na sobrang nadismaya ang promoter ni Filipos sa pagkatalo ng bata niya at sa hindi pa nakakapanood at gustong malaman ang buong detalye. Ang link ng video ito ay nasa baba ko lang po inilagay. Pero kung napanood mo na ay tara, ipagpapatuloy na natin ang ating kwentuhan. Samot-sari din naman ang reaksyon ng mga kababayan ni Filipos. Pero kung i-check mo lahat ang mga comments ay talagang majority. Ang mga kababayan ni Filipos ay hindi sang-ayon sa pinagsasabi ni Mr. Tobias at napaka-prank kanila. Hindi dahil gusto lang nila na hilain si Filipos pababa. Dahil ang tanging gusto nila ay ma-improve itong si Filipos sa susunod niya na laban at bilang isang mandirigma. Kaysa paniniwalaan nila na nadaya si Filipos sa laban, nakitang-kita nila na talo talaga ang kanilang kababayan. Tulad na lang nito, sinabi niya na umaabante itong si Energy Boy at nagbitaw ng jab. Pero nang ibaba na ni Energy Boy ang kanyang kamay ay nagugulpi naman siya ni Casimero. At ang nakita niya ay walang game plan ang Team Energy Boy dahil paulit-ulit lang ang ginawang kamalian ni Energy Boy mula sa round 3 hanggang natapos ang laban. Totoo nga, itong si Energy Boy ay isang tunay na mandirigma. Pero sa totoo lang ay kulelat itong si Energy Boy sa puntos dahil walang game plan. Malakas nga si Energy Boy pero mahina daw ang nasa corner. Ang sabi naman nito ay talagang talo si Energy Boy sa puntos. Hindi niya alam na ang mga promoters din pala ay parang mga politiko na hindi rin nagsasabi ng katotohanan. Pero teka lang, siguro ay naisip niyo na baka hindi yan kababayan ni Filipos ang mga nagko-comment. Huwag kayong mag-alala dahil naisip ko rin yan. Kaya chinet ko na ang mga kwento ang account sila at makikita natin na kababayan talaga sila ni Energy Boy dahil sa kurba pa lang ng mga pagmumukha, kagwapuan at kagandahan ng itsura ay masasabi mo talaga na magkadugo sila. Diba Joy? Miss na kita Joy. Tulad na lang nito, taga City of Windhoek. Yan po ang capital city ng bansang Namibia. Bueno, magpapatuloy na tayo mga kwento. Ito pa ang prangka na comment. Sinabi niya na tutol siya sa pinagsasabi nitong si Mr. Tobias na panood niya ang laban ng live. Kaya dapat sana ay maging tapat din tayo sa ating sarili paminsan-minsan. Pero idol, pagka pwedeng tapat palagi, huwag yung paminsan-minsan lang, baka lang naman. May isa rin ang nagsasabi na sa lahat ng mga rounds ay nakuha ni Casimero. Pero ang gusto lang niya ay sana dinepensa ni Energy Boy ang kanyang titulo mismo sa bansa nila sa Namibia. At ito rin mga kwento ay napaka-prangka dahil sinabi niya na napanood niya ang laban. And let's be honest and fair, itong si Casimero ay talagang mas magaling na boksingero sa gabi ng laban kaysa kay Energy Boy. Kaya dapat lang talaga nahihinto na ni Tobias ang panluloko niya sa mga tao. Sinabi naman ang isang ito na talagang talo sa laban itong si Energy Boy. At patas o sasabihin lang natin mga kwento na walang daya ang nangyari sa laban. At gusto niya nahihinto na ni Tobias ang pagsisinungaling niya sa kanilang bayan. Pero grabe naman ang naging reaksyon ng isang to. Kaya sinabi niya na iyaan na manalo kung sino talaga ang mas magaling na boksingero. Itong si Casimero talaga ang panalo sa laban. Walang pandaraya na ginawa. Gusto lang niya na-encourage pa si Energy Boy para ma-improve at hiniling niya na sa susunod na laban ni Energy Boy ay swertihin na. Mga kakwento, sa gusto pang malaman ang mga reaksyon ng mga kababayan ni Filipos ay nasa description lang po mga kakwento ang link ng nasabing Facebook post at may kababayan na rin tayo doon na sumali na rin sa banatan. Mga kakwento, kung katotohanan lang talaga ang mananaig, minsan ay nakakalito. Biruin mo, mismong ang ibang lahi pa ang nagsasabi at ang dedepensa kay Casimero na talagang ang kababayan nila ay talo. Hindi man pwede na magkatulad lahat ng ating mga opinion o pananaw sa naging resulta ng laban. Pero sino nga bang mag-expect na mismong ang makababayan pa ni Energy Boy ang nagtatanggol kay Casimero na siya talaga ang panalo sa laban at walang nangyaring dayaan? Mga kakwento, ibang lahi po yan ha. Pero sila ay naging prangka at naging totoo sa nakita nila. Hindi naman kasi panghila pababa ang ginawa nila. O di kaya ay para sirain lang ang imay ng kababayan nila. Naging prangka lang sila para mas halimaw pa na Filipos ang babangon mula sa pagkadapa.
Kung ganito ang pinagagawa ng mga kababayan ni Filipos ni Tumba, na si Casimero ay parang ipinagtatanggol nila sa ating mga kababayan kaya. Kamusta? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung di mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kagkwentong Rave Giraldez, kagkwentong Chicken Life I Am, kagkwentong Alexander Bulacan, kagkwentong Angelito Agatuna, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.